kapayapaan at pawang kabutihan. Ang ating dakilang Diyos ay tapat na umiibig sa kanyang bayan, kung kaya't patuloy siyang nagsusugo ng kanyang mga hinirang upang maglingkod sa kanyang kawan. Mula sa mga alagad, ang Panginoong Hesukristo ay pumili ng 12 apostoles na pinagkatiwalaan niya ng mahalagang tungkulin na ipalaganap ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Tinawag nila ang mga tao sa pagpapanibagong buhay, bininyagan sila at pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Nagtatag sila ng bagong kalipunan ng mga Kristiyano at pinagpatuloy nila ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Inilipat nila ang ganitong tungkulin sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa iba na magiging pinuno at lingkod ng pamayan ng Kristiyano. Sa pamamagitan ng tungkuling ito, pinagpapatuloy ng ating Panginoon ang kanyang gawaing pagliligtas sa kanyang bayan sa buong simbahan. Sa diwang ito at kalakip ang malaking kagalakan at pagpapasalamat ang kapatirang Kapuchino ng Pilipinas kasama ang mga pamilya ng ating mga kapatid na sina Reverendo Ronald Allan Lopez-Samson, OFM Capuchin, Reverendo Jose Eduardo Arasula Mayo, OFM Capuchin, Reverendo Vincent Paul Balboa Bitong, OFM Capuchin, Reverendo Jasper Ginlo Espanola, OFM Capuchin, at Reverendo Michael Angelo Virtudazo-Flores, OFM Capuchin, ay magtatalaga ng kanilang mga sarili bilang lingkod ng Diyos sa orden ng mga pari sa ating inang simbahan. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. More.
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangasiwa sa iyong bayan, ang paglilingkod ng mga pari ay iyong minamabuting kailanganin. Ipagkalob mo sa kanila ang katyagaang gampanan, ang paglilingkod ayon sa iyong loobin upang kanilang sambahin ang ngalan mo sa pamumuhay kaisa ni Kristo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa'y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upang lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa. At ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang nawala sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Ang rito ng pag-orden. Pagtawag sa ordenan. Ang pagpapari ay isang pagtawag. Kaya ang tumutugon para sa banal na orden ay tinatawag ng simbahan sa ngalan ni Jesucristo. Hindi mo ako pinili, ako ang pumili sa iyo. Handa siyang sumagot sa tawag ng Panginoon tulad ng ginawang pagsagot ng mga propeta. Narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Ang pagnanais na ito ay tinatanggap ng simbahan. Mangyari lamang na lumapit ang ordinahang pari. Reverendo Ronald Allan Lopez-Samson, OFM Capuchin. Narito po ako.
Reverendo Jose Eduardo Arasula Mayo, OFM Capuchin. Narito po ako. Reverendo Vincent Paul Balboa Bitong, OFM Capuchin. Narito po ako. Reverendo Jasper Ginlo, Espanola, OFM Capuchin. Narito po ako. Reverendo Michael Angelo Virtudazo-Flores, OFM Capuchin. Narito po ako. Ang pagharap sa ordenan. Minamahal na obispo, hinihiling po ng inang simbahan na ordinan ang mga kapatid nating ito upang maging pari. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat sila? Isinangguni po namin ito sa sambayan ng Kristiyano na nagbigay ng pagsang-ayon. Ang mga namamahala sa paghubog sa kanila ay nagpasyang sila'y maaaring ordenan. Kaya pinatutunayan ko po na sila ay karapat-dapat. Sa pagtataguyod ng poong may kapal at ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, hinihirang namin ang mga kapatid nating ito upang maging mga pari bilang patunay ng inyong pagsang-ayon. Hinihiling ko po sa inyo na sila ay pasalubungan ng masigabong palakpakan. Magsiyo po ang lahat. Lubhang kagalang-galang, Bishop Noli Buko, Auxiliary Bishop of the Diocese of Antipolo, aming minamahal na Provincial Minister, Father Edgar S. Martinez, OFM Capuchin, aming minamahal na Parish Priest at Rector ng ating Shrine, Father Jefferson Agustin, OFM Capuchin, mga minamahal kong mga kapatid na pare, deacons, ang mga magulang kamag-anak ng ating mga ordinang pare, mga minamahal kong mga deacons na aking ordinan, mahal kong bayan ng Diyos. Bawat bokasyon ay kaloob o isang regalo galing sa Diyos. Hindi natin ito matatawaran. Hindi natin karapatan ito. Ang bokasyon ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos. At hindi natin masasabi na tayo ay karapat-dapat tumanggap nito. Hayaan ninyong ulitin ko. Ang bokasyon ay kaloob o isang regalo ng Diyos, bunga ng Kanyang kagandahang loob na at ito ay hindi natin karapatan. Sa araw na ito, tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Masasaksihan natin ang ordinasyon sa pagkapari ng ating mga kapatid na sina Reverendo Padre Ronald Allan, OFM Capuchin, Reverendo Vincent Paul, OFM Capuchin, Reverendo Jose Eduardo, OFM Capuchin, Reverendo Jasper, OFM Capuchin, and Reverendo Michelangelo, OFM Capuchin. Sa araw na ito, hindi lamang tayo nagpapasalamat dahil sa kaloob niyang bokasyon, ngunit nagpapasalamat din tayo sa regalo ng inyong mga sarili para sa simbahan at sa kapatirang Kapuchino ng Pilipinas. Ronald Allan, Vincent Paul,
Jose Eduardo, Jasper and Michelangelo, ang inyong bokasyon ay isang regalo o kaloob at kayo din. Kailanman huwag ninyong kalimutan na kayo ay kaloob o regalo ng Diyos. Kaya huwag kalimutan ang tagpagbigay nito. Madalas sinasabi natin na ang lahat ay kaloob o biyaya ng Diyos. Sa inyong ordination invitation, inyong sinulat ang mga katagang, I bind myself to do your will. You give freedom to my heart. Bilang tugon sa kanyang tawag, nangangako kayong gagawin ang kanyang kalooban. Siya ang nagbibigay ng kalayaan sa inyong puso. Sa unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na bawat kaloob ay handog galing sa Diyos at ito ay hindi kanyang obligasyon sa atin. Hindi ito karapatan. At anumang natanggap nating bilang kaloob ay hindi para sa atin, ngunit para sa kapakanan ng katawan ni Kristo ang simbahan. Bawat isa sa atin ay tumanggap ng kaloob at sa ating paglilingkod, tayo ay nag-aambag ng pag-asa, tuwa, buhay at kabanalan. Kaya laging tatandaan na anuman ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay gamitin sa paglilingkod at huwag aangkinin para sa sarili. Sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol at kanyang iniaalay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng ibang tupa na inuupahan at tumatakas kapag dumating ang asong gubat. Hindi sila maaasahan. Hindi nila ipagtatanggol ang mga tupa na kanilang pinapastulan. Si Jesus bilang mabuting pastol ay kilala siya ng Ama. At kilala niya ang Ama. At ganun din, kilala niya ang kanyang mga tupa. At ang mga tupa ay kilala siya. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Nais niya ang lahat ng tao ay maging bahagi ng isang kawan sa isang pastol. Sinasabi ni San Agustin sa simula ng kanyang librong Confessions, nilikha mo kami para sa iyo, O Diyos, at ang mga puso namin hindi mapakali hanggat hindi nakakapagpahinga sa iyo. Oo, sabi nga ni Pope Benedict, kung sakaling hindi mapakali ang ating mga pusong ito, ito ay dahil ang puso ng Ama ay ang unang hindi mapakali. Siya ang unang naghanap sa atin. Tayo ay tumugon lamang sa Kanya. Sa araw na ito, Ronald, Allan, Vincent, Paul, Jose Eduardo, Jasper at Michelangelo, pinagtitibay muli ng Panginoon ang kanyang pagtawag sa inyo sa pagpapari, lalong-lala sa pagiging miyembro ng Ordenang Friars Minor Capuchin. Pinili niya kayo sa ating pag-uusap, sa paghahanda sa ordinasyon ninyo. Sinabi nga ninyo na marami kayo noon, kayo ay nagsimula sa formation. Ngunit, kokonte ang natira. Diba may kasabihan? Many are cold, few are frozen. Gets ninyo? Anyway, alalahanin ninyo na ang Panginoon ang unang nagmahal sa inyo. Kayo ay biniyayaan niya. Naging bukas palad at nagmagandang loob sa inyo. Kaya nararapat lang ng maging bukas palad rin kayo at magmagandang loob
sa pakikitungo sa iba. Hanapin at tuklasin ninyo siya. Ialay niyo ng lubos ang inyong mga sarili sa pagsasabuhay sa inyong pagkapare at paglilingkod sa kapwa. Ito ang inyong ganti o sukli sa kanyang kaloob. Ibigay ng todo at buo ang inyong mga sarili sa kanya. Huwag bawiin anuman ang naialay ninyo. Katulad ni San Pablo, naway maging mabuting katiwala kayo ng kaharian. Gumawa o maglingkod kayo ng may sipag at tiyaga para mahikayat ninyo ang marami sa Panginoon at hindi ang inyong mga sarili. Sa Ebanghelyo, binibigyan tayo ng halimbawa ni Jesus kung paano tayo maglilingkod. Kung paano niya inialay ang kanyang sarili para sa kanyang tupa, ganun din ang inaasahan sa atin. Huwag nating tularan ang maupahan na nagpapastol. Sila ay tumatakas kapag ang asong gubat ay dumarating at walang malasakit sa mga tupa. Maging mabuting pastol tayo. Kilalanin ang Ama at si Jesus. Kilalanin ang mga tupang ipinagkatiwala sa inyo. Sabi nga ni Pope Francis, smell like your sheep. Maging handa kayong ialay ang inyong buhay at hanapin iba pang tupa na hindi pa kasama sa kawan ni Jesus. Pangarap ng Diyos na ang lahat ay makasama sa kanyang kawan. Dumating si Jesus para ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Hinarap niya ang pagpapakasakit at niyakap niya ang krus. Buong-buong pinagkaloob ang sarili sa paglilingkod. Ito din ang inaasahan sa atin. Ang inyong gawain at tungkulin ay gayon din. Salamat sa pagtugon ninyo sa Kanya. Salamat sa inyong pakikisa sa Kanyang buhay at misyon, lalong-lalo na sa paglilingkod sa may sakit mga sugatan, ang mga nasa laylayan ng lipunan. Salamat sa pagtugon ninyo upang maipakilala ang pagmamahal ng Ama sa mundo, katulad ng ginawa ni Jesus. Salamat din sa inyong pagsisikap tularang ating Ama si San Francisco de Assisi sa kanyang pagtatalaga sa kanyang sarili at pagsunod kay Kristo. Buong-buo at solido. Naway ang ating pagkapari ay laging sinasalamin ang buhay ng ating Panginoon. Reverendo Ronald Allan, Reverendo Vincent Paul, Reverendo si Eduardo, Reverendo Jasper, and Reverendo Michelangelo. Ngayong araw na ito, bawat isa sa inyo ay magiging Alter Christus. At sa inyong pagdiriwang ng mga sakramento, kayo ay kikilos in persona Christi. Ang pagkapari na iyong tatanggapin ay isang kaloob o handog ng Diyos, kaya tanggapin ninyo ng buong kababaang loob at pasasalamat. Laging mahalin at bigyan ng tunay na paghalaga ang iyong pagkapari. Hayaan ninyo ang Panginoon na gamitin kayo para maabot at mahaplos ang buhay ng marami. Hayaan ninyo na gamitin kayo upang magkaroon ng pag-asa ang mga nawawala at walang hangarin sa buhay. Ang inyong paggabay at pagtulong naway magkaroon ng liwanag ang nasa kadiliman.
mabusog ang nagugutom at nauuhaw sa katotohanan. Naway sa kabila ng pagbabago, makikilala ng mga tao nang may mga bagay na hindi lumilipas at talagang nananatili. Naway ang inyong buhay ay magbigay ng patotoo sa habag, awa at pag-ibig ng Ama na hindi marunong sumuko hanggat hindi nasusumpungan ang nawawala at maibalik sa kawan. Sana ay masilayan ang mukha ng Diyos sa inyo. Kapag kayo'y humaharap sa mga tao, naway makita nila ang Diyos sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Kayo rin ay magtatagumpay kung nakaugat ang inyong sarili sa Panginoon na walang humpay na nag-aalay ng sarili para sa kanyang minamahal. Ito ang pag-ibig na nagpapanatili at nagpapalago lalo na sa bawat pagdiriwang ninyo ng Eukaristiya, ang pinakamahalagang sakramento ng dakilang pag-ibig ni Kristo. Kaya sa tuwing magdiwang kayo ng misa, ipagdiwang ninyo ito na parang lagi ninyong unang misa, nag-iisang misa at huling misa. Tulad ng Eukaristiya, tulutan ninyo ang inyong mga sarili na basbasan, pagpira-pirasuhin at panghuli, pagbabhaginan at pagsaluhan. Kagaya ni Jesus na nagkaloob sa atin ang kanyang sarili sa Eukaristiya, ipagkaloob din ninyo ang inyong sarili sa inyong mga pinaglilingkuran. Ipagdiwang ninyo ang Eukaristiya. Kayo ay maging Eukaristiya. Kayo ay maging tanda ng nakaliligtas na pag-ibig ng Diyos. Ito ang inyong buhay at pagkatao. Huwag ninyong kalilimutan dahil sa pag-aalaala ng pagkataong iyan ang inyong ministeryo bilang mga lingkod ay hindi lamang mapapanatili kundi mapapatatag at magiging mabunga. Ang regalong tinanggap ninyo ay ibahagi ninyo bilang regalo. Manatili kayong tapat sa inyong pagkatao bilang pari ngayon at sa lahat ng sandali ng inyong buhay hanggang sa wakas. Kayo ay pari ng Panginoong Jesucristo. Kayo ay pari niya para sa kanyang kawan at para sa simbahan. Kanyang kawan at hindi natin. Kaya siya ang dapat nating dalhin at ipakilala sa mga tao, hindi ang ating sarili. At kay Jesus ninyo sila ilapit at huwag sa ating sarili. Pakita ninyo ang mukha ng Diyos sa lahat ng inyong makakasalamuha at naway si Jesus ang maalala nila at hindi tayo. Tugdin ninyo ito at hayaan ng Panginoon na kumilos at gumawa ng magagandang bagay sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawaing ito na kanyang sinimulan.
San Francisco ng Assisi. Ipanalangin mo kami. Amen. Ang pagtatanong sa ordenan. Sa pakikipag-usap sa obispo, ipahahayag ng mga ordenan ang kanilang pagnanasang gawin at isakatuparan ayon sa kanilang kakayahan ang lahat ng mga gawain at tungkulin ng isang pari. Minamahal ko mga kapatid na ordinang pari, bago ninyo yakapin ang orden ng pagkapari, dapat ninyong sabihin ng hayagan ngayon ang inyong malayang pasya na akuin ang paglilingkod ni Jesucristo. Nakahanda ba kayong tumupad nang walang pasubali sa makaparing tungkulin kaisa ng obispo na mangangalaga sa angkan ng Amang may kapal sa patnubay ng Espiritu Santo? Nakahanda po ako. 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 Nakahanda ba kayong magdiwang ng mga sakramento ni Kristo ng matapat at kaakit-akit upang maialay sa Amang may kapal ang pagsamba at kapurihan at upang may pagkaloob sa kanyang sambayanan ang kanyang buhay at kabanalan ayon sa pamana ng simbahan? Nakahanda po ako. 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 Nakahanda ba kayong mangaral sa salita ng Diyos ng mahusay at maalam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahan? Nakahanda po ako. 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 Nakahanda ba kayong tumulad araw-araw kay Jesucristo na naghain ng kanyang sarili upang sa ating kapakanan sa pamamagitan ng inyong pakikisa sa kanyang gawaing iligtas ang tanan? Nakahanda po ako sa tulong ng Diyos. 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 Ang pangako ng pagkamasunurin. Ang kaayusan sa simbahan ay nakasalalay sa pagsusunuran ng mga kasapi nito. Ang pari ay nasa ilalim ng pamamahala ng obispo. Kaya nga ang mga ordenan ay magpapahayag ngayon ng kanilang pangako ng pagsunod sa obispo. Nangangako ka ba sa iyong obispo at sa iyong superior na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangangako ako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ito na kanyang sinimulan. Nangangako ka ba sa iyong obispo at sa iyong superior na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangangako po ako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawaing ito na kanyang sinimulan.
Nangangako ka ba sa iyong obispo at sa iyong superior na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangangako ako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawaing ito na kanyang sinimulan. Nangangako ka ba sa iyong obispo at sa iyong superior na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangangako ako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawaing ito na kanyang sinimulan. Nangangako ka ba sa iyong obispo at sa iyong superior na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangangako ako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawaing ito na kanyang sinimulan. Ang paanyaya sa panalangin. Para sa ganitong napakalaking tungkulin at napakadakilang sakramento, kailangan natin ng tulong mula sa itaas. Kaya nga tatawagin natin ang mga santo upang ipagdasal nila tayo at ang mga oordinan sa Diyos. Ang mga oordinan ay dadapa upang ipahayag ang kanilang kaliitan sa harap ng Diyos. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang kanyang pagpalain ang mga kapatid nating ito na oordenang pari. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos. San Miguel Arcangel. Lahat kayong mga banal na anghel. San Juan Bautista, San Pedro at San Pablo, San Andres, San Mateo, San Bartolomeo, Santa Maria Magdalena, San Joaquin at Santa Ana, San Esteban, San Ignacio, San Lorenzo, San Bernardo at mga kasama,
San Pedro Bautista, San Fideles ng Sigmaringen, San Pedro Calungso, San Lorenzo Ruiz ng Maynila, San Carlos Luanga at mga kasama, San Maximilian Kolbe, Beato Jose Maria ng Maynila, Beato Remigio Cipriano at mga kasama, Santa Perpetua at Santa Felicidad, Santa Agata, Santa Lucia, Santa Filomena, Santa Cecilia. Lahat kayong banal na martir ng ordeng Serapiko, San Gregorio, San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benito, banal namang San Francisco at Santo Domingo, San Antonio ng Padua, San Bonaventura, San Francisco Javier, San Pedro ng Alcantara, San Felix ng Cantalicio, San Pascual Bailon, San Serafin ng Monte Granaro, San Jose ng Leonisa, San Martin de Porres, San Lorenzo ng Brindisi, San Jose ng Copertino, San Bernardo ng Corleone, San Crispin ng Viterbo, San Ignacio ng Santia, San Ignacio ng Lakuni, San Angelo ng Acre, San Felix ng Nicosia, San Francisco Maria ng Campo Rosso, San Conrado ng Parsha, San Leopoldo Mandi, San Pio ng Pietrelcina, San Juan Pablo Ikalawa, Beato Nicolas ng Gisturi, Beato Solanos Kasi, Banal na Inang Santa Clara, Santa Ines ng Asis, Santa Isabel ng Hungaria, Santa Ines ng Bohemia, Santa Teresa ng Avila,
Santa Teresita ng Ninyo Jesus. Santa Bernardita Subiru. Santa Teresa ng Calcutta. Biyata Maria Magdalena ng Martinengo. Biyata Teresa Manganiello. Lahat kayong banal ng pamilyang Franciscano. Panginoong Jesus, maawa ka. Sa lahat ng kasama, sa lahat ng kasalanan, sa walang hanggang kamatayan, sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay, sa pamamagitan ng pagkaloob ng Espiritu Santo, kaming mga makasalanan, upang marapati mong pangalagaan at ingatan ng iyong banal na simbahan, upang marapatin mong pagkalooban ang lahat ng tao ng kapayapaan at tunay na pagkakasundo, upang marapatin mong aliwin at pangalagaan kami sa banal na paglilingkod, upang marapating mong pagpalain ang iyong mga hinirang, upang marapating mong pagpalain at pabanalin ang iyong mga hinirang, upang marapatin mong pagpalain at italaga sa iyong atas na gawain ang iyong mga hinirang. Jesus, anak ng Diyos na buhay. Kristo, dinggin mo kami. Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan. Ang mga hinirang mong ito ay iyong bigyan ng mga kaloob ng Espiritu Santo at ng kinakailangan lakas ng mga pari upang ang mga inihahain namin sa iyong makaamang pag-ibig ay magtamasa ng inyong masaganang tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo na Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Ang pagpapatong ng mga kamay. Ngayon ay sumapit na tayo sa sandali ng pag-orden. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng obispo at sa pagbigkas ng mga naaangkop na panalangin, ang mga ordenan ay pinagkakalooban ng tulong ng Espiritu Santo na kailanman ay hindi mawawala.
Ito ang tanda ng lingkod ni Kristo. Pinagiging banal niya siya at ginagawang kabahagi sa gawain ni Kristo. Ang lahat ng pari ay magpapatong din ng kanilang mga kamay pagkatapos ng obispo at mananatili sa piling ng obispo sa buong seremonya. Buong katahimtiman po tayong manahimik.
Magsitayo po ang lahat. Ang panalangin ng pagtatalaga. Amang may kapal, kami iyong tulungan. Ikaw nagbibigay ng atas ng gawain at tungkulin sa amin. Ikaw ang pinanggagalingan ng pag-unlad at lakas ng iyong nilikhang mga tao. Ikaw ang nagtatag ng makaparing orden at gawain ng mga anak ni Levi na sa matandang tipan ay hinirang mong tumulong sa iyong mga dakilang pari na namumuno sa iyong bayan. Sa ilang, pinagkalob mo sa 70 piniling lalaki ang diwa ni Moises na sa tulong niya'y namuno. Ang mga anak ni Aaron ay ginawaran mo rin ng masaganang pagpapala upang laging may paring mga siwa sa bayan at maghahain ng itinakdang pagsamba. Ang iyong anak ni Jesucristo ay binigyan mo rin ng mga alagad na hinirang mo upang magturo ng pananampalataya at binigyan mo ng mga katuwang sa paghahatid ng mabuting balita sa sanlibutan. Sinasamo namin sa iyo, Amang makapangyarihan, bigyan mo ng lakas kaming mga mahihina sapagkat sa ganang aming sarili kami walang magagawa. Makapangyarihang Ama, hinihiling namin pagkalumo sa iyong lingkod ang orden ng pagkapari. Pag-ibayuhin mo sa kanila ang espiritu ng kabanalan, ang tungkulin tinanggap sa iyo, O Diyos, para iska walang ikalawang antas ng pagkapari, ay kanilang nawang magampanan at maging halimbawa nawa silang ulirang pamumuhay para sa kapwa. Maging mahusay nawa sila sa pagtuwang sa obispo upang ang mga pangusap ng mabuting balita ay sumapit sa lahat ng panig ng daigdig at ng lahat ng mga tinipong tao ni Jesucristo ay mapisan sa iyong angkan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang pagsusuot ng estola at kasulya. Susuotan ang mga bagong pari ng kanilang mga kapatid na pari ng kasulya at estola na ginagamit sa pagdiriwang ng banal na misa. Ito ay nagpapakita ng pakikiisa ng mga bagong pari sa kanilang kapwa pari at sumasagisag ng pagtanggap sa makaparing tungkulin na iniatang sa kanila. Ang paglalagay ng langis. Ang pagpapahid ng banal na langis sa kamay ng mga bagong pari ay tanda ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila, ang pagbabasbas. S-
Si Jesus, naliligyan ng langis ng Espiritu ng Ama bilang Mesiyas, ay siya nawang laging magtaguyod sa iyo upang ilapit sa Kanya ang Kanyang sambayanan at maganap mo ang Kanyang paghahain sa Amang may kapal. Si Jesus, naliligyan ng langis ng Espiritu ng Ama bilang Mesiyas, ay siya nawang laging magtaguyod sa iyo upang ilapit sa Kanya ang Kanyang sambayanan at maganap mo ang Kanyang paghahain sa Amang may kapal. Si Jesus na nilagyan ng langis ng Espiritu ng Ama bilang Mesiyas, ay siya nawang maging laging magtaguyod sa iyo upang ilapit sa Kanya ang Kanyang sambayanan at maganap mo ang Kanyang paghahain sa Amang may kapal. Si Jesus na nilagyan ng langis ng Espiritu ng Ama bilang Mesiyas, ang siya na walaging magtaguyod sa iyo upang ilapit sa Kanya ang Kanyang sambayanan at maganap mo ang Kanyang paghahain sa Amang may kapal. Si Jesus na nilagyan ng langis ng Espiritu ng Ama bilang Mesiyas, ay siya nawang laging magtataguyod sa iyo upang ilapit sa Kanya ang Kanyang sambayanan at maganap mo ang Kanyang paghahain sa Amang may kapal. Ang pag-aabot ng mga alay. Ang pari ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat, para sa bayan ng Diyos. Ang bagay na ito ay pinababatid sa bagong pari sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng tinapay at alak para gamitin sa banal na misa. Tanggapin
tanggapin mo ang mga alay ng sambay na ng Panginoon. Isaloob mo ang iyong ginagawa. Panindigan mo ang iyong pinanghahawakan, ang iyong buhay naway mahubog sa iyong pagdiriwang na ginaganap ni Jesus sa krus. Tanggapin mo ang mga alay ng sambay ng Panginoon. Isaloob mo ang iyong ginagawa. Panindigan mo ang iyong pinanghahawakan. Ang iyong buhay naway mahubog sa iyong pagdiriwang ng ginanap ni Jesus sa krus. Tanggapin mo ang mga alay ng sambay ng Panginoon, isaloob mo ang iyong ginagawa. Panindigan mo ang iyong pinanghahawakan. Ang iyong buhay naway mahubog sa iyong pagdiriwang ng ginanap ni Jesus sa krus. Tanggapin mo ang mga alay ng sambay ng Panginoon. Isaloob mo ang iyong ginagawa. Panindigan mo ang iyong pinanghahawakan. Ang iyong buhay naway mahubog sa iyong pagdiriwang na ginanap ni Jesus sa krus. Tanggapin mo ang mga alay ng sambay ng Panginoon. Isaloob mo ang iyong ginagawa. Panindigan mo ang iyong pinanghahawakan. Ang iyong buhay naway mahubog sa iyong pagdiriwang na ginanap ni Jesus sa krus. Ang halik ng kapayapaan. Sa halik ng kapayapaan na tanda ng pagtatapos ng ordinasyon, babatiin ng obispo at ng mga kapatid na pari ang mga bagong pari bilang kasapi sa iisang kapatiran at isang paglilingkod. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Ang pagdiriwang ng huling hapunan.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, niloob mo ang iyong mga pari sa dambana ay maglikod din naman sa kapakanan ng madla. Pakundangan sa paghahaing ito na aming ginagawa, ang paglilingkod naway maganap ayon sa iyong adhika at mamunga ito lagi ng ikadarakila ng iyong sambayanan sa langit at lupa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maiahin ang bagong tipang walang hanggang at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kami, sambayanan mo, upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahay ng anak mong muling nabuhay ay pinangungunahan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hanggang sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo na ang pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at
sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pag-uwiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang kanyang pagbabalik ay pinanabikang, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Pio ng Pietrelcina, Beato Jose Maria de Manila at mga kasamang martir, kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Honesto, at ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang aming kahilingan, ang mga kahilingan ng iyong angkan, na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikang ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesu Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating tanging yaman, pag-asa, buhay at kaligtasan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ooh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong mga pari at lahat ng mga kasambahay ay pamalagiin mong nabubuhay sa paghahain at sa pakikinabang upang sa buklod ng pag-ibig na sa iyo'y nag-uugnay sa tanan. Marapatin mo ang lahat na ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyopo po muna sumandali. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Una sa lahat, pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng banal na ordinasyon bilang isang pari at isa ring cappuccino. At sabi ko kanina, hindi ako... Pero totoo pala talaga na pag bumuhos yung grasya ng Diyos, talagang it will really penetrate, no? Your, the deepest part of yourself. And sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa ngalan po ng aking mga kapatid na paring inordinahan sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming ordaining bishop na si Bishop Honesto Ongtioco. Maraming salamat po, Bishop. At gayon na rin kasama po ng ating ubispo na si Bishop Noli Buko. At kami rin po ay lubos na nagpapasalamat sa kapatirang cappuccino ng Pilipinas, sa bawat isang kapatid na cappuccino na nandito ngayon, at syempre sa pumumuno ng aming provincial minister na si Father Edgar Martinez, OFMCap, at kasama po ng kanyang mga provincial council. Okay, maraming salamat po. At sa lahat ng aming mga formators, kami po ay galing sa iba't ibang batch. Ano po, kaya napakaraming mga formators na nakilakbay sa amin. At sa inyong lahat, maraming salamat din po. And at this very moment, I would personally like to thank my family, yung father ko, mga kapatid ko, at syempre si Auntie Micaelita na galing pa po ng Davao, no? Yung mama ko po kasi namatay na, no? When I was 23, si Auntie Micaelita, no? Sa side ng Virtudazo, siya po ang nag-represent kay mama ngayon. Maraming salamat po sa aking mga magulang, mga kapatid at kamag-anak. At gayon na rin, yung kapatid ko pong pari, hindi siya nakarating ngayon, pero merong mga kaibigan from New York na nakarating, si Sister Grace, Ate Senny at Kuya Jimmy, maraming salamat po for taking the effort to be here. Mga kapatid, nais kong magpasalamat sa maraming mahalagang tao sa aking buhay, no, na nakilakbay sa akin, pero ang hirap isa-isahin. This is the most challenging. Kaya nga po sa pagkakataong ito, alam ko po nakilala ninyo ang inyong mga sarili na naging bahagi ng buhay ko, ng aking bukasyon bilang isang pari at bilang isang cappuccino, at sa inyong lahat, masigabong palakpakan po. At muli, maraming salamat. Magsitayo po. Ay. Salamat, Brother Ian. Gayun din po, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming maraming mga formators. Hindi na po namin kayo babanggitin,
Pero lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, sa province, sa kapatirang Kapuchinos sa Pilipinas, maraming maraming salamat po. Gayun din po, hindi lang sa spiritual na formation, nais ko ding pasalamatan ang human formation. Sister Faye, maraming salamat po, and especially Father Domeng. Kayo po ay, kung nasa langit na po sa ngayon, maraming maraming salamat, Father Domeng. Gayun din po, nais kong pasalamatan ang aking pamilya, si nanay at si tatay, at saka ang mga kapatid ko na mula pa po sa General Santos City. Maraming salamat po sa pagpunta. Nais ko ding pasalamatan ang aking mga relatives sa mother side na galing pa sa Negros Occidental sa Himamaylan. Maraming maraming salamat po sa pagpunta. Hindi din po nawala ang mga nanay ko. Hindi ko na po kayo babanggitin. Marami po sila na nandirito. Gayun din yung mga benefactors, especially yung mga taga Mindanao sa Milyado family. Maraming salamat sa Mendoza family na nag-effort pa po, na alam kong nais mang pumunta ng iba pero nandito pa rin sila. Maraming maraming salamat din sa mga classmate ko from General Santos. Yung iba ay nakabase na dito pero nag-effort pa rin na pumunta. Maraming maraming salamat po. Sa mga hindi ko pa po nabanggit, nais ko kayong personal na pasalamatan. Nais namin kayong personal na pasalamatan. Maraming maraming salamat po sa lahat. Papuri at dakilang pasasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan, lalo na sa biyaya ng bokasyon na Kanyang ipinagkaloob sa akin. Gayon din, pinapasalamatan ko po ang mga kaparian na dumalo at nakibahagi sa ating pagdiriwang ngayon, lalong-lalo na mga Capuchin Fathers, OFM, Conventuals, OFM Franciscans, Secular Franciscans, OCARM, SVD, Fransalians, Sumascans, OSJ, Comboni Fathers, Hospitaliers, Passionists, Barnabites, Salesians, Opus Dei, Diocesan Clergy from Nueva Ecija, Antipolo, Manila, San Pablo, San Fernando, Baguio, at saka Balanga Clergy, Imus Clergy, OFS Clergy, at sa mga lahat ng kaparian na dumalo dito. Nais ko ring pasalamatan ng personal, lalo't higit ang aking pamilya, sa aking ina na pumanaw noong nakaraang Pebrero. Nagpapasalamat ako sa kanyang presensya at sa kanyang paggabay sa akin. Nagpapasalamat din ako, no, sa aking ina na si Fe Agustina, sa aking ama na si Silverio Bitong, at sa lahat ng aking pamilya ng, no, sa Bitong family at Balboa family. Lalo't higit, pinapasalamatan ko din po ng personal ang Gamboa family, Esden family, Mayor Agnes Tolentino, at saka si Father Eleno Balboa na aking lolo, at ang aking auntie na Madre Sister Elsa Balboa OND. At higit sa lahat, pinapasalamatan ko si Father Orben Gonzaga ng Passionist. At higit sa lahat, ang Associations of American Filipino Teachers. Maraming salamat po. At sa inyong lahat na tumulong at siyang nakilakbay sa aking buhay at naging inspirasyon
upang magpatuloy at maghamon sa akin na sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Kapayapaan at pawang kabutihan ay sumayin niyo mga kapatid, Pax et Bonum, sa wakas, no? Pasensyoso yung Panginoon sa taong matigas ang ulo tulad ko. Alam ng tatay ko yan, alam ng nanay ko yan. So, salamat. Salamat, Lord. Yan. Sa ngalan ng mga bagong orden, nagpapasalamat po kami ng taus-puso kay Father Bob Sarate. Siyang gumabay sa aming retreat bago maordinahan. Isa po siyang salisyanong pari. Malaking utang na loob namin sa kanyang pagbabahagi sapagkat na ibigay niya sa amin ang mga aral na hindi mapupulot sa aklat kundi pawang sa karanasan. Isa pong hindi matatawarang biyaya sa aming paghahanda sa araw na ito. Ganun din po, kami po yung nagpapasalamat kay Father Paul, ang rektor naming mga diakono. Siya po yung nakaputing MC na nagsasabi sa amin, "Hoy, ba't kayo tumayo agad? Luhod muna kayo." Yon. Siya din po yon, MC ng liturhiya at at the same time, gabay namin sa aming pagiging diakono. At siguro hindi kayo magdadamot ng palakpak doon sa pagkagaling-galing na pag-awit na gumabay sa araw na ito. No? Wala pang pakilala may palakpak na. Sa Madrigal Singers, sa pangunguna ni Ma'am Odette Galura, at tulad nung sabi ni Father Mike kanina ng kanyang kapatid ni si Father Patrick Longalong. Ang araw na ito ay nabuo dahil sa tulong din po ng maraming kawani na umakbay sa amin sa paghanda mula sa accounting office ng aming probinsya, sa information office ng aming probinsya, at sa maraming lingkod ng dambanang ito. Ang mga taga-SOCMED, mga MBG, at iba't ibang uri ng volunteers, pati yung nag-ayos ng bulaklak. Isa pong malaking papugay sa inyong lahat. Pati po doon sa kabataan ng Inter-Franciscan Youth Commission ng Pilipinas na siyang nag-aayos ng inyong mga registration at mayay-mayay gagabay sa inyong pagkain doon sa kabilang dako ng daigdig. No? So sila po, yung mga naka-pink, wala ho yung meaning, nagkataon lang. Sa personal na bagay, no, gusto ko pong mabilis pasalamatan ng aking pamilya, yung tatay at kapatid ko na andito na rin. Nauna na hong umakit sa langit yung aking, lahat ng aking mga ninuno, no, pati yung aking nanay. Kinailangan daw talaga ng dasal malapit-lapit sa langit para matuloy ako. So umuna na sila. Nanay ko, dalawa kong lola, dalawa kong lolo. Pero naandito pa na kailangan daw magbantay sa akin yung aking tatay, yung aking kapatid. Ayun, yun na andyan sa unahan. Pati yung aking maraming kamag-anakan dyan. Mga tiyahin ko, mga tiyo ko, na pumupuno sa mga, at nagpapaalala sa akin sa aking mga pagkukulang. Gusto ko pong kilalanin ang paggabay ng, ako yung matigas ang ulo sa aking paglaki, kaya ang malaking paggabay ng Opus Dei, kahit hindi ko sila na-appreciate nung high school ako, ng Good Shepherd Sisters sa pag-aaral ko ng elementary ako, lalong-lalo na espesyal sa aking tiyahin, na tumayong parang nanay ko, si Tita Helen, pati si Tita Lisa, si Tita Hulit, ang mga kaibigan na nung kolehiyo ako ay nagpanatili sa akin sa wastong landas kahit hindi nila nalalaman, ang mga parishioners na nakasalamuha ko sa paglalakbay, hindi nyo alam, pero sa inyong paraan ay napanatili nyo akong nasa tuwid na landas kahit ako ho ay laging piliw at lukulukot ng gugulat. At higit sa lahat, hindi mahigit sa lahat, pero isang malaking bahagi ang nais kong ialay na pasasalamat sa nakalakbay ko sa nakaraang 5 taon. Ang mga kawani, tagahubog ng Lourdes School of Mandaluyong, nagkalat kayo yung sa likod, pati... Pinagmamalaki sa akin, isa daw silang buong bus. At ang mga estudyante kong nagpaalaala na kahit ako'y marupok at hindi banal, ay nakapipiga ang Diyos ng kabutihan sa akin,
So salamat sa kanilang pagpapaalala sa akin na ang aking pangunahing tungkulin bilang relihiyoso ay mag-alaga ng mga kaluluwa. So sa lahat mga Lourdesians na narito, graduate at hindi, maraming salamat sa inyong pagdalo. Maikli lang po. Si Kristo yung muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Kung may pinakamahaba nga daw hurutan ng prosesyon, hindi kay Brother Jimboy yung sinumahan ko, malayo yung ruta. Yan. Ako ho yung pinaka-ahead dun sa pinaka sa tatlong batches na naordinahan ngayon. Ngunit gayon pa man, nagpapasalamat din kami, ako, sa Diyos. Unang-una sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng bukasyon bilang isang cappuccino, at sa biyaya ng bukasyon bilang isang pari, isang lingkod. Kaya patuloy niyo po kaming ipagdasal na kami maging mabuti at mga banal na lingkod ng Diyos. Pinapasalamatan ko din po ang aking mga magulang ano, na kumalinga, nag-alaga, nagpasensya, gumabay, at nagturo lalo sa amin upang paano maging mabuting Kristiyano. Kaya kahit minsan pilyo tsaka alibuga ako ano po. So maraming salamat, andito ang aking nanay at papa. Gayun din sa aking kapatid, isa lang po yung kapatid ko, lalaki din, buti may magdadala pa ng apelyido. Ayan. Maraming salamat din po sa mga kamag-anak namin from the mother and father side, sa Samson and Lopez families. Huwag na po tayong tumayo, baka singilin ako, marami po sila, andyan lang po sila sa tabi-tabi. Yung mga naging kaibigan ko po, marami rin po sila, mga naging kababata ko, mula nung ako'y elementary, ayan. Sa high school, sa Marist, sa Saints ko, ayan, nandun sila, mga kaway. Sa UST, nung ako'y kolehiyo, mga nakasama ko sa iba't ibang ministries, sa Our Lady of the Abandon Parish, sa Marikina, ganyan din sa San Antonio de Padua Parish, sa dati kong kapatiran, nung ako'y Third Order, Santa Isabel ng Hungaria. Nagpapasalamat din po ako sa mga naging guro ko nung ako'y elementary sa Marikina Catholic School, sa Marist School, sa University of Santo Tomas. Bahagi po ito ng paghuhubog ko. Gayun din ang mga naging guro ko nung ako'y pumasok sa Our Lady of Lourdes Seminary. At syempre, hindi ko pwede talagang kalimutan itong mga pasasalamatan kong ito. Bagamat wala sila dito, alam ko, nagdadasal sila para sa amin at para sa ating lahat sa selebrasyong ito. Ang mga kapatid naming Kapuchinas, ang mga poor clare nuns, lalong-lalo na sa Quezon City, sa Bataan, sa buong Pilipinas na ho, huwag na natin isa-isahin, ano? Marami po sila. Sa mga Missionaries of Charity Sisters, sa Pink Sisters, sa SFIC Sisters, sa FMIJ Sisters na malapit lang din po dito, sa mga FIS, sa mga Franciscan Apostolic Sisters, sa mga Sacred Heart Sisters, Franciscan Sisters pala of the Sacred Heart, sorry po, nagkakamali din po, ano? Sa mga Oblate Sisters of the Holy Spirit na kumupkop sa aming mga bisita dito sa retreat house nila sa Senakel. Sa National Council ng OFS, gayon din sa UPRA, sa Conference ng National Spiritual Assistance to the OFS, andito rin po sila. Sa mga nakasama namin sa iba't ibang youth ministries, sa iba't ibang parokya na aming napuntahan, gayon din sa social action, sa tulay lingap ni Padre Pio, ang official social action arm ng province. Yung mga nakasama namin sa medical mission na volunteers, doctors, lay leaders, and lay servants. At sa lahat ng mga bisita namin, mula sa Marikina, Laguna, Mandaluyong, Quezon City, Baguio, Pampanga, Bataan, at Lipa. At sa inyong lahat po na nakibahagi sa pagdiriwang na ito, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
Pax et Bonum. Pasalamat din pala po sa Lourdes School of Quezon City, lalo na kay Father Toti, ang rektor, sa pag-asikaso doon sa ating munting hapag pagkatapos nitong ating pagdiriwang. At gayon din, maraming salamat po ulit kay, sa katuwang na obispo ng Antipolo, kay Bishop Noli Buko, na nakalakbay ko, nakalakbay sa patungong paglilingkod at para maging mabuting lingkod. Sa lahat po sa inyo, kapayapaan at lahat ng kabutihan, maraming salamat po. God bless you po. Hindi ho ako tumitake to, pero merong kailangan pakilalanin ang kanyang magiging bukas loob na pagtanggap sa atin sa dabanang ito, ang kura at rektor ng National Shrine, si Father Jeff. Thank you po sa inyong hospitality. Pati si Father Ting, ang guardian ng bahay. At yung mga sakristang mga kapatid namin, thank you. Ibinilin po sa akin, meron daw mga stub minsang napabigay sa inyo doon sa pagkain. Follow the instructions. Ang kainan po, nasa Lourdes School, Quezon City High School Department. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo habang atingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kaloob na mabuti at ganap. Pamalagiin nawa niyang dalis, saya at banal ang pamumuhay ninyo araw-araw. Pasapitin nawa niya ang kanyang masaganang tulong sa tanan. Pagindapatin nawa niyang makintal ang kanyang katapatan at ang mabuting balita sa inyong kalooban. Pasaganain nawa kayo sa pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating tatanggapin ang pagbabasbas na ipagkakalob sa atin ng ating mga bagong pari. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay ating mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Taking. Pauna po muna ang lahat ng ating kapatid na pari kasama ang mga bagong ordained na pari. Kasunod po ng mga ang pagpipicture ng solo photo ng ating mga bagong ordained na pari. At susunod naman po ang photo ng mga individual na ordained, bagong ordained na pari kasama ng kanilang mga pamilya.
At paalala po sa mga hindi ba po naka-register, maaaring pumunta lamang po sa ating registration area para makakuha po kayo ng inyong food stop. Maraming salamat po. Solo picture taking, isa-isa po ang mga bagong inordinahan na ating kapatid na pari. Individual solo picture taking po. Ito ay magpo-present tayo sa picture taking ng mga bagong ordained na pari kasama kanilang mga pamilya. Vincent.